Masyadong maluwag ang likod na to dahil papalagyan pa ito ng swimming pool gaya na lang ng swimming pool sa bahay ko. Kaso mas malaki nga lang dito. Congratulations! Sigawan nila. Natuwa ako ng sobra na makita kong kompleto silang lahat doon. Maging si Asher nandun na nakangiting nakatingin sa mata ko. Pero makikita't mapapansin sa mga mata niya ang lungkot. Wala ako magawa kundi ngitian na lamang siya. Muli, niyakap ako ni Tadeo sa napakahigpit. Napabungis-ngis ng ilang minuto nang lumipas, ayaw pa rin akong pitawan. Baka malasog yung si Heisty ha, kita mong halos kalansay na yan eh. Dinig kong sigaw ni Cooper. Nagtawanan ng mga nakakarinig dito, maging ako'y napailing sa sinabi nito. Ang bango mo, tugon nito. Napangisi naman ako. Easy babe, reserve mo na lang yan. Sabay mahinang tawa ko. I will, tugon pa nito. Nanatili kami ng ilang minuto magkayakap bago naghiwalay dahil na rin sa kansyao nila Cooper. Muling nagsalo-salo kami ng hapon at masayang nagkukwentuhan. Binuo na rin ang plano ng kasal, kung saan at kung kailan ang exact date nito, maging kung sino mga abay, maid of honor and best man. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi ng mata naming dalawa ni Tadeos. Magkahawak ang kamay naming sinagot at pinag-iisipan bawat tanong at plano sa maging kasal namin hanggang makapag-desisyon ng lahat. At tumuloy na sa bahay ko. Sakto may isang guest room at dalawang doon sa itaas. Ang mga hindi nagkasya sa bahay, matutulog sa bahay ni Tadeos. Dumating din sa na Jacob at Jonathan, sama ng kanika nilang girlfriend na naging kaibigan ko na rin dahil sa nakalipas sa dalawang taon. Yung girlfriend ni Jacob bago lang, yung kay Jonathan naman magto 2 years na sila. Nagkaroon ng konting inuman pero yun tama lang. Nang makaramdam ng pagod, nagkanya-kanya silang punta sa bahay namin ni Tadeos at tagpahinga. Kami namang dalawa nagkwentuhan pa saglit sa sala bago natulog na magkatabi sa kwarto ko. Heisley's POV. Mabilis na tapos ang isang buwan. Isang buwang puro paghahanda para sa nalalapit namin pag-iisang dibdib. Paghahanda para sa pag-iisa naming dalawa. Paghahanda para sa nalalapit na pagdadala ko ng apelido niya. Pagdadala naming dalawa ni Adrian ng apelido niya. Sa nagdaang isang buwan, hindi ko akalaing darating kami sa pintong mai-issue. Na-issue ang pagiging mag-asawa namin ni Asher noon dahil parang nawala akong parang bula. Pero ngayon nagbalik para makipag-isang dibdib kay Tadeos. Hindi, dahil kung tutuusin, bago pa ako mawala noon, malabong magkaayos na kami ni Asher. Sa nagdaang isang buwan, linis na ni Asher ang pangalan niya. Ang naging relasyon namin noon muling naungkat, ngunit siya'y napatawad ko na. Naroon na sa bagong kabanata ng buhay ko. Paniguradong maraming problema na naman ang darating, pero ngayon masasabi kong mas matatag ako. Napabuntong hininga ako may ngiti sa labi. Magkahawak ang kamay ko habang tinitingnan ang sarili ko sa salamin, habang inaayusan ako na isang kilalang makeup artist sa buong bansa. Ay naku, Ma'am Heisley, natural ang gandang meron kayo. Di na talaga ako magtataka kung ba't nahumaling sa inyong may-ari ng Villarreal Company. Di ko na nga kailangan pang lagyan pang masyado ng blush ng pisngi mo eh, dahil natural lang namumula to. Napailing akong nakangiti. Totoo ang sinabi niya. Bata pa ako, madalas nang mapansin ang mapulang pisngi ko kaya pag nagme-makeup, hindi ko na siya nilalagyan ng blush on dahil sa pamumula. Minsan hindi ko na siya nilalagyan. Mahaba rin ang pilik mata ninyo. Gusto niyo po bang lagyan pa natin ng extension? Umiling lamang ako. Eh, ang kulay ng lipstick ninyo, gusto nyo ba yung dark, light, or yung tama lang ang tingkan? Gusto ko pink na medyo dark. Palagyan din ng lip gloss para mag-shine siya. Palagyan din ng konting glitters para naman matili yung shine. Utos ko at mabilis niya namang sinunod. Naiwan na ako mag-isa sa kwartong yun. Hawak ko ang isang papel kung saan nakasulat ang vows ko. Ngayon palang kinikilig na ako tuwing maiisip na mag-iisang dibdib kami ni Tadeos. Ang panginginig na rin ng katawan ko ay hindi mawala. Lalo pa itong nanginig habang lumilipas ang oras at nalalapit ang pinaka-espesyal na araw sa buhay ko. Napalingon ako sa baba na may biglang humila ng mangga sa damit ko. Lumabas ang ngiti sa labi ko na makita ko si Adrian. Sobrang gwapo sa ayos itong tulad ng isusuot ni Tadeos mamaya. Mommy, tawag nito sa akin. Natawa ko na mapansin kong hindi na siya nabubulol sa pagsasalita. Yes baby, come here. Sabi ko dito bago ko to kinarga at kinandong. Masaya ka ba ha? Tanong ko. Tumango naman to at gumiti sa akin. Napakaganda ng ngiti nito, lalo akong sumasaya tuwing nakikita kong bawat ngiting iyon. May kumatok ng 3 beses kaya inintay ko tong pumasok. Pumasok ang organizer ng kasal.
Ma'am, mag-uumpisa na po tayo after an hour. Tumango lamang ako at sumunod na pumasok ay ang designer ko. Baby, balikan na kay grandma at grandpa mo, ha? Kita na lang tayo mamaya. Hinalikan ko siya sa noo. Nakangiti kong pinagmamasa ng sarili ko habang suot ang gown na pinagawa namin 1 month ago. Sobrang tingkad ng pagkakaputi nito. Sobrang lambot din ng pagkakagawa at hindi siya magaspang. Napahawak ako sa ligot na pangiti na makita ang sariling kinakapa ang design dito. Napakaganda niyo talaga, ma'am. Ngumiti lamang ako. Mauna na po ako. Susundin po kay mamay ng organizer para ilid kayo sa simbahan. Di na nito inintay pa ang sagot ko. Umalis na to ng kwarto. Are you ready? My mom asked. Tumango ako at pinagkiskis ko ang dalawang daliri ng hinlalaki ko. Kinakabahan ako, mom. Kung kinakabahan ako nun kay Asher, triple ang kabang meron ako ngayon. Salita ko. Huwag mo nang ipagkumpara silang dalawa. Baka marinig ni Asher at may masabi pa. Natawa ako sa sinabi ni mom pero hindi na ako sumagot pa. Nakaupo ako ngayon sa loob ng limo. Katabi ko sa magkabilang gilid ko si mom and dad. Silang dalawa kasi maghahatid sa akin kay Tadeus. Nakita ko nagpapasukan ng mga bisita sa simbahan. Pumasok na rin si Tadeus na kitang-kita ko na napakagwapo niya sa suot niyang tuxedo. Na makapasok ang lahat ng amay maging ang best man, lumabas kami ng limo. Inalalayan ako ni mom at dad na makalabas, maging ang paglakad ko papunta sa harap ng simbahan. Sinalubong ako nila Cooper. Sobrang ganda nito sa suot niyang kulay pink na gown. Umiyak pa ito at nagdrama kaya naman tinawanan ko lang dahil parang mas hindi siya naniniwala na ikakasal na naman ako sandali. Ilang sandali lang din lumipas na maglakad na si Cooper, maging ang mga ninong at ninang. Ilang minuto pang inintay na namin, sinasan ako ng organizer na maglakad. Daan-daan kami naglakad ni na ma'am papasok ng simbahan. Third POV. Na magsimulang maglakad si Heisley, nagsimula rin kumanta si Tristan. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. See, in this box is a ring for your oldest. She's my everything and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. Cause very soon I'm hoping that I... Nakangiti ang dalawang magkasintahan dahil sa napaka-espesyal na araw sa buhay nila. Tila kahit malayong pagitan nila sa isa't isa, pakiramdam nila nagkakaisa ang puso't isipan nila. Can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life and give her the best of me till the day that I die. Nakangiting pumapatak ang luha ni Tadeus habang nakikita niyang babaeng naglalakad na mabagal papunta sa kanya. Gusto niyang maglakad palapit doon, hilahin papunta sa harap at makipag-isang dibdib dito. I'm gonna marry your princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. Sabi ni Tadeus sa isip niya, sabi sa kanta, totoo. Si Heisley ang pinakamagandang babaeng nakita niya. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. Tila biglang bumalik sa alaala ni Tadeus ang unang araw na nakita niya ang ganda ni Heisley. Nasabi na lang niya sa sarili nung araw na yon, siya na ang babaeng masasabi niyang akalain mong tiyosa. Tila gusto niya itong tanungin kung siya ba ang anak ni Aphrodite sa sobrang ganda nito. Ang panaloko sa kanya na Jade at Asher, ang pagpapatira niya kay Jade na naging dahilan kung ba't nawala ang babae niyang anak, ang pagkabaliw niya, ang mga bumalik sa alaala ni Heisley. Lahat ng yon nangyari sa kanya kasama niyang lalaki nag-iintay ngayon sa harap ng altar. Ang lalaki masasabi niyang handa niyang makasama, hinaharap ang mga bagong pagsubok sa buhay niya. Sa buhay niya bilang isa, take care of my daughter. Umiiyak na sabi ng magulang ni Heisley. Doon na sila ni Tadeus umiiyak ang dalaga habang maganda ang ngiti sa labi. The first time I saw her, I swear, I knew that I'd say I do. Kumapit na si Heisley sa braso ni Tadeus. Inalalayan siya nito hanggang makarating sa altar. Saktong pagkatayo nila sa pwesto, saktong pagkatapos naman ng pagkanta ni Tristan. Tiningnan ng dalawa ang binata na may magandang ngiti sa labi. Nagsimula ang seremonyas ng kasal. Habang nagsasalita ang pare, hindi mawala ang ngiti sa labi ng mga manonood, lalo-lalo ng dalawang Tadeus at Heisley. Magkahawak kamay nilang sinasagot ang tawag, bawat salitang lumalabas sa bunganga ng pare, hanggang dumating ng pinakaintay ng dalawa, ang palitan ng vows. Heisley, when I saw you come down that aisle, I saw everything. I saw my future with you. I was like, that was the rest of my life right there. My partner for life, my miracle.
Sunod-sunod ang salita nito habang di malang nababawasan ang ngiti sa kanyang labi, sabay ng pagbagsak ng ilang buti ng luha tanda ng kanyang kasiyahan. "You are my number one priority, Heisley. I don't know what I will do without you. You gave color to my life. From this day forward, I promise to be the best husband you will ever need. We've been so many ups and downs in our lives, but there we are, standing in front of God, exchanging our vows for each other. It has been a long journey, my love, and now we're finally getting married, and it's a great love story because God wrote ours, Heisley." Huminga tanong malalim bago natawa, ngunit nag-iyak na nagpatuloy sa sinasabi, "God gave me reasons to live. I just want to say thank you for everything. Thank you for letting me open the door to see and be with my future. Wear this ring as a sign of my love and faithfulness. With this ring, I wed you and pledge you, my love, now and forever." At sinuot nito ang singsing sa daliri ni Heisley. Umiiyak na ngumiti sa kanyang dalaga. Siya'y niyakap pero ilang saglipa kinuha nitong singsing na isusuot niya kay Tadeus. Ngumiti ito habang may mga luha sa mata. "Feel like everything my life has led me to. My choices, my heartbreaks, my regrets, everything. And when we're together, my past seems worth it." Tura ni Heisley habang nakatingin sa mata ni Tadeus. "Because have I done one thing differently, I might never have met you. Because of you, I laugh, I smile, and I dare to dream more than I ever have." Muling pumasok ang laalang na ibigay nito sa kanya noong panahong kaaway niyang buong mundo, tanging si Tadeus ng lalaking na natili sa tabi niya. "Thank you for the miracle of you. You are and always will be the love of my life, my soulmate, my person. Today seems like it's the new start of a new journey, but I already belong to you. It feels like we're finally going home." Tinapat ni Heisley ang singsing sa palasingsingan ni Tadeus. Tumingin sa mata ng binata at nagsalitang muli, "With this ring, let it be known I chose you. Let it be known that with this ring, I promise to be with you for all eternity. Till death do us part." At tuloy nang pinasok ni Heisley ang singsing sa daliri nito. Nagpatuloy ang seremonyas, muling dumaan ang isa sa pinakaintay ng manonood. "From the blessing of God, Mr. Tadeus Villarreal and Mrs. Heisley Villarreal is now officially married and now pronounce you husband and wife. Kiss your bride." Nakangiting tura ni Father. Nagharapan ang dalawang bagong kasal. Nakangiti sila sa isa't isa na akala mo walang ibang taong nanonood. Napapikit ng tuluyan si Heisley na unti-unting lumalapit ang mukha sa kanyang asawa hanggang maglapat ang kanilang mga labi. Heisley's POV. "Bakit di tayo sumama sa reception? Kailangan dito agad dumiretso?" Kunwaring irita kong natatawa. "As if you don't want." Tugon nito sa bayakap sa akin. "Nasa isang private plane kami ngayon. Kaming dalawa ni Tadeus nakasakay dito. Binayaran niya to ng halos kalahating milyon para sa serbisyong ihatid sundo kami sa lugar kung saan gusto namin mag-honeymoon. Pero ang unfair lang kasi, dapat kasama nila tayo dahil tayong pinakamaligang tao doon." Salita ko sa wipeout. "Gusto mong bumalik?" "No, hindi ko lang ine-expect ganito kaka-excited mag-honeymoon tayo." Turan ko. Gusto ko na magkaroon ng kapatid si Adrian." Pilong sagot nito. Maya-maya pa'y napansin kong nakatulog na si Tadeus, dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakayakap niya sa akin. Dahan-dahan akong tumayo sa pagkakaupo at naglakad papuntang comfort room. Habang nagpapalit ng damit, naramdaman ko ang pagbukas ng pinto. Nakatalikod kasi ako sa pinto at nakaharap sa dingding. Napangiti ako sa presensya ng asawa ko. Niyakap ako nito na mahigpit at inamoy-amoy ang leeg ko. "You're turning me on," salita nito. "Huwag dito, maririnig nila tayo." Naramdaman ko naman ang pag-iling nito. Pinapunta ko na sila sa air nila. Sinabi ko tatawagin ko na lang kapag may kailangan tayo. "Akala ko tulog ka," salita ko. Napangiti ako ng paghalikan niyang likod ko. Muli ko siyang tinulungan magbihis si Tadeus. Nang matapos siya akong bihisan, parang bata naman niya, pinasot sa kanyang pantalon at underwear niyang hinubad kanina. Magkahawa kaming bumalik sa upuan namin. Magkayakap kaming sabay na natulog. "Please wear your seatbelt, we will be taking off after a minute." Tura ng piloto dahilan para magising ako. "What is that? Kiss of respect? What do you think of me, an old man?" Hinalikan ko kasi ito sa noo na naging dahilan ng pagkagising niya. "Che, kahit naman lalaki ka, nire-respeto kita dahil mahal kita, dahil asawa kita," salita ko. Ngumiti ito na maganda at binigyan ako ng napakababaw na halik. Parehas na naming sinuot ang seatbelt namin.
Pagbaba namin agad kami nagtungo sa waiting area para hanapin ang driver na nirentahan ni Tadeus para maghatid sa amin sa hotel na pagsastayan naming dalawa. Welcome to Puerto Princesa. Bati sa amin na salubungin kami ng isang lalaking halos kasing tanda na ni Dad. Napangiti ako dito at nagpasalamat. Napagdesisyonan namin dito mag-honeymoon kaysa sa ibang bansa. Gusto kasi namin sariling bansa makasaksi sa pagmamahalan namin. Sa pamamagitan ng honeymoon, dahil halos aabutin pa rin ng isang oras ang biyahe, natulog pa kaming dalawa. Ginising na lang kami nito na makarating sa hotel. Sinabi din na bukas ng umaga darating ang inarkila naming mag-tour sa amin sa buong lugar. Kakilala to ni Manong, ang kanyang anak. Buon kahapon kami natulog lang sa hotel. Buwaba lang nung kakain na kami ng hapunan. At nang pagkatapos kumain, nagpalit ako ng swimsuit. Siya naman trunks lang kaya tumabas at nakita napakaganda niyang katawan. Stop it, darling. Tura nito at napangiti ako. I can't help it. Tugon kong natatawa. Kahit nandito tayo sa labas, pwede natin gawin dito. Wala nang tao. Tayo na lang. Sagot nito. Habang nakangising nakatingin sa dagat. Natawa ako at pinalo siya sa balikat. Tumayo ako at tumakbo papuntang dalampasigan. Narinig ko pa ang pagtawa ni Tadeus. Huwag kang magpapahabol sa akin. Sigaw nito. Napalingon ako sa kanya. Tumili ako na makitang hinahabol na ako nito. Mabilis akong lumangoy sa tubig para makalayo ng husto sa kanya. Pero maging sa tubig na abutan ako nito. Mabilis niya akong inihaon sa tubig habang buhat niya ako. Tumili ako at tumawa tulang tumawa. Be ready, darling. At tumawa to na napakalakas. Hanggang sa makarating kami sa hotel room, buhat-buhat lang ako ni Tadeus. Nakaramdam ako ng hiya ng naramdaman ko ang pagtingin sa amin ng mga tao. Nagtatawanan sila na parang kinikilig kaya naman sumiksik pa ang lalo kay Tadeus para maitagong pamuna ng pisngi ko. Na makapasok kami sa room namin, agad akong sinunggaman ni Tadeus ng halik. Di naman ako pumalag. Mabilis akong sumagot sa bawat halik niyang yon. Tila parehas kaming uhaw sa bawat isa. Buong gabi wala kaming ginawa kundi magtalik lang. Walang ginawa kundi paramdam sa isa't isa kung gano'n kami kasaya at kung gano'n namin kamahal ang isa't isa. Wala kaming ginawa kundi bigyang katubaran ang gusto ng bawat isa. Pura ng pagkukulang ng bawat panig. Kinaumagahan kahit pagod pa, pinilit namin magising ng maaga. Totoo nga ang binilin sa amin ni Manong na maaga kaming susunduin ang anak nito. Alas 7 pa lang nag-doorbell na ito at buti na lamang kakatapos lang namin maligo. Nilibot niya kami sa buong isla. Pinunta ng ilang cave na sikat dito. Nag-snorkeling din kami nung kinatanghalian. After nun, sabay-sabay kaming tatlong nananghalian sa yate na gamit namin. Na maghapon naman, ihatid na kami dito sa hotel. Doon pa lang kami nakapag-solo ni Tadeus. Naglakad-lakad kami sa paligid nito. Kumakain pag may nagugustuhan pagkain. Binibili din naman lahat ng bagay na magugustuhan namin. Isang linggo kami nagstay sa isla. Hindi na naulit pa ang nangyari ng gabi na yon dahil ang mga sumunod pang araw bumabalik kami sa hotel na pagod, kakalibot sa buong isla. Kung hindi man gumagala, kakain at kakaswimming sa dagat. Nag-jetski rin kami noong ikatatlong araw namin. Sinigurado namin na mag-enjoy kami sa aming honeymoon.